Alright mga bro, magandang araw na naman. Nandito na naman tayo sa video na ito mga bro, ay magtatalakay tayo mga bro kung paano ba talaga gumagana ang ating transmission gear. Ating alamin mga bro kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng ating mga gearbox. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga bro, ay pakisubscribe naman at pakipindot ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright! KRYJ Moto DIY. Alright mga bro, dito tayo magsimula sa pag-apak ng ating change gear pedal mga bro. Ang change gear pedal mga bro ay nakakonekta sa gear shift spindle. At ang gear shift spindle mga bro ay may arm na siya namang magpapaikot ng ating shifting drum. At ang shifting drum mga bro ay may mga kanal, mga channels na pagpapasukan ng shifting fork. At ang shifting fork naman mga bro ay may mga gear dogs. Hihilain ng shifting fork mga bro ang mga gear dogs para ma-transfer ang mga gears. Punta naman tayo dito mga bro kung paano ito naka-arrange mga bro. May mga gears mga bro na naka-spline sa kanilang shaft mga bro. Ganyan. Naka-spline mga bro para mag-slide lang mga bro. Pakanan pakaliwa. Tapos pag umikot mga bro ay sasabay ding iikot mga bro. Sila ang mga tinatawag na sliding gears mga bro, yung mga nakapula mga bro. Ang ibang gears naman mga bro ay tinatawag na free wheeling mga bro. Umiikot lang sila mga bro sa kanilang shaft at hindi sila magsaslide mga bro. Yang mga nakakulay blue mga bro, yan ang mga freewheeling gears. At ang natira mga bro ay tinatawag na static gear. Yan, naka-attach siya mismo sa shaft mga bro. Tapos yang mga freewheeling gears mga bro ay may mga butas mga bro na pagpasukan ng gear dogs mga bro, para mailock niya mga bro at maisama sa kanyang pag-ikot. At pag umandar na ang ating engine mga bro at iikot na ang input shaft, ay ganito ang kanyang plastada mga bro. Naka-neutral ito mga bro, kaya ang input shaft lang ang umiikot. At syempre, ang mga naka-spline na gears ay iikot rin. At sa ganitong plastada mga bro ay iikot din ang mga freewheeling gears na naka-engage sa mga spline gears. Pero wala pang power na nai-transfer patungo sa output shaft. At kapag inapakan na natin ang cambio mga bro at mag-shift tayo sa first gear, ay mag-transfer o mag-shift or mag-slide ang gear dog number 5 patungo sa sliding gear number 1. Kaya ilalock niya ang sliding gear number 1 at saka mag-engage na sa first gear ng input shaft. At pag inapakan na naman natin ang gear shift pedal patungo sa gear number 2, ay magta-transfer ang gear number 4 patungo sa gear number 2. Third gear naman ay magsaslide ang gear number 4 patungo sa gear number 3. Ganyan lang gumagana ang transmission gear mga bro kung paano ito nagsishift from first, second hanggang saan aabot ang gear mga bro. Alright! At kung nagustuhan nyo ang video na ito mga bro, ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright!